Magandang araw po mga mami! Ako po si Angeline Tagle, ang inyong student nurse galing sa FINMA St. Jude College, Manila. Ngayong araw po na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng homemade oral rehydration solution. Pero bago yan, aalamin muna natin kung ano nga ba ang oral rehydration solution at kung para saan ito kinagamit at kung kailan ito gagamitin. Pag sinabi natin oral rehydration solution mga mommies, ito ay isang therapy at isang uri ng alternatibong likido na ginagamit upang maiwasan at magamot ang dehydration. Dehydration ay isang pagkatuyot o kakulangan ng tubig sa ating katawan. So gaya nga ng sinabi ko, itong oral rehydration solution ay magagamot ang mga sakit katulad na lamang ng pagtatae. Ang oral rehydration solution ay nasasangkop ng mga inuming tubig, katamtamang halaga ng asukal at asing gamot, particular na ang sodium at potassium. Ang oral rehydration therapy ay maaari ding ibigay gamit ang nasogastric tube. So itong sinasabi nating oral rehydration solution mga mommies ay isang halo ng mga electrolytes or asing gamot at mga carbohydrates sa pormang asukal na tinutunaw sa tubig. Ginagamit ang ORS upang palitan ang mga asing gamot at tubig na nawala sa katawan kapag mayroon kang dehydration na sanhi ng gastroenteritis, pagtatae o pagsusuka. Hindi tulad ng iba pang mga likido na proportion ng mga asing gamot at asukal sa isang ORS ay tumutugma dapat sa kung ano ang kailangang mabawi sa ating katawan. Ang mga fizzy na inumin, katulad na lamang ng indulgent juice, tsaa, kape, at sports na inumin ay hindi naaangkop dahil sa kanilang mataas na nilalaman ng asukal. Bakit nga ba bawal ang mga ganitong tulad ng inumin? Dahil nga, ang mataas na nilalaman ng asukal ay malamang na nakakapagpalala ng pagtatae. May mga produkto ng oral rehydration solution na maaaring mabili sa mga pharmacy at madalas na magagamit sa iba't ibang mga lasa. Ginagamit naman ang homemade salt or sugar mixtures sa mga umuunlad na bansa kung saan ang mga naiinuming rehydration ay hindi magagamit, ngunit kailangan itong gawin ng maingat dahil ang labis na asin ay maaaring mapanganib para sa mga bata. Ang karaniwang doses ng mga oral rehydration ay nakasalalay sa edad. Ang sumusunod ay mga gamay. Para sa mga batang isang buwan hanggang isang taon, 1 1/2 pesos na karaniwang dami ng edad. Para sa mga batang isa hanggang 12 taon, 200 ml or sukat ng isang tasa pagkatapos ng bawat paggalaw ng bituka. At para sa mga batang 12 taong gulang, pataas at matatanda, 200 hanggang 400 ml o katumbas ng isang tasa hanggang 2 tasa pagkatapos ng bawat paggalaw ng bituka. Para sa ating mga kasangkapan, isang malinis sa container na may nilalaman na pinakuluang tubig, asin at saka asukal. Para naman sa paghahanda ng oral rehydration solution, kailangan natin ng kalahating kutsaritang asin at ibuhos natin sa pinakuluang tubig. Tapos, kailangan din natin ng 6 kutsaritang asukal na ilalagay din natin dito sa pinakuluang tubig. Pagkatapos nating ilagay ang mga sangkap, paghulu-huluin naman natin ito.
siguruhin mahalo natin ito ng mabuti. Pansinin niyo ang pagbabago ng kulay ng ibig. Ayan! Meron na tayong homemade oral rehydration solution. Maaari na natin itong ipainom sa ating mga bagets. Kung ang iyong anak ay hindi makainom ng kinakailangang doses, maaari namang inumin ito sa maliliit na sips sa mas mahabang panahon. Maaari ding gumamit ng straw or pwede ring palamigin muna ang naturang solution bago inumin. Kung ang iyong anak ay may sakit sa mas mababang 30 minuto pagkatapos uminom ng oral rehydration solution, maaari namang ibigay ito muli sa kanila. Kung ang iyong anak naman ay may sakit na higit pa sa 30 minuto pagkatapos uminom ng oral rehydration solution, hindi mo na kailangang ibigay muli pa ito sa kanila hanggang sa magkaroon sila ng susunod na runny poo. Ang mga asing gamot sa oral rehydration ay dapat magsimulang magtrabaho ng malinis at ang pagkatuyot sa katawan ay karaniwang nagiging mas mahusay sa loob ng 3 hanggang 4 na oras. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pagsama sa akin upang maipahayag sa inyo ang kahalagahan ng paggawa ng homemade oral rehydration solution. Sana po ay may natutunan kayo at ma-apply ninyo ang natutunan ninyo ngayong araw.